nagbabalik ang magandang buhay at kasama ulit natin ngayon si Kuya Kim and sino ka? Lloyd. Lang. Ikaw naman, pakilangan mo na ako, suki mo na ako tapos kakalimutan. Ang aking kaibigan ni si Eric Nicolas. Yes. Eto na ko, maganda naman tong topic natin dito sa dalawang ito dahil unahin natin si Kuya Kim dahil parang wala naman sa itsura ngayon ni Kuya Kim, no? Na na-stroke siya before. Pero isang matinding health emergency ang nangyari sa iyo before, Kuya Kim. Ikwekwento ko ba o ikaw na? Yes, Kuya ano Kim. Ano, nasaan ka nun? Ang naalala ko noong 2010, ang showtime noon was still a morning show eh. Alas 10 yes. ang showtime noon. So I was getting ready to get to go to showtime. Magsisipilyo ko at nakahubad po ako noon dahil galing ako sa shower. And then parang switch lang, boom. Yung stroke tumama sa left frontal lobe ng utak ko. And that's the part of the brain that's in charge of memory, speech, cognition, learning. Wala nangyari sa akin physical. Physical, hindi ako bumagsak, hindi ako nanghina. Pero nabura po ang utak ko. As in, hindi ko alam kung anong pangalan ko. Hindi ko alam kung nasaan ako. Ang tanging naiwan sa utak ko, there's something wrong. Magpapanik ka. Huwag ka magpanik dahil may nangyayaring masama at hindi maganda. So ang tendency ko, dahil nandun ako sa loob ng banyo, ay tumakbo. Tumakbo ako ng nakahubad. Kaya kukwento ko yung nakahubad eh. Tumakbo ako ng nakahubad, kasi hoda nakahubad. Tumakbo ako para lumayo ako dun sa banyo. Nakita ko yung mga kasambahay ko sa malayo, sumigaw ako para humingi ng tulong. Wala akong boses, hindi ko magamit ang boses ko. Wala, hindi lumabas yung boses. So sabi ng utak ko, mas may matinding problema ka talaga. Hindi mo magamit ang boses mo, hindi ka makasigaw. So nadamitan ako nung driver ko at nadala ako sa pinakamalapit na ospital. Ang stroke kasi meron 3-hour window eh. Nadala ako sa ospital within 3 hours. Actually, 30 minutes sa ospital na ako. Nabigay sa akin yung gamot na kailangan para umikot ang dugo. Para anti-coagulant yun eh. Nung nakaikot ang dugo, unti-unting bumalik. At alam ko na kung ano nangyari sa akin. Ganun. Talagang kailangan alert ka lang talaga. No? Alert and huwag mag-panic, no? Hmm. Pero maganda yun kasi parang yung iba bumabagsak eh. So, paano mo pag pa bumagsak na sa kanan. Pag yung stroke tumama dun sa kanang side ng utak, babagsak ka at yung kalahati mo hindi na makagalaw. Ako, na-tsempo na nandun sa kaliwa. So, physically, walang epekto. Pero nabura ang utak ko. Ang tanging naiwan sa utak ko, may mali, may problema ka. Nabura yung memorya? Nabura ang memory ko, nabura ang speech ko, nabura lahat. So, mabuti naiwan pa yung may mali. Kasi kung hindi mo na rin alam. So maganda pala talaga. Wala ka ng problema. Ganun ka na. Ganun ka na lang siguro. Pero doon papunta yun. Pero ito, ang butas daw ng puso mo, yun ang dahilan kung bakit ka na-stroke. Maraming dahilan ng stroke. Yung na-stroke ako, hindi naman ako katabaan. Ang cholesterol ko mataas pero hindi naman ganun kataas. Malusog naman ako. Pero na-stroke ako. Ang tawag sa stroke na dyan ay cryptogenic stroke. O yung hindi alam kung anong dahilan. O stroke in the young. Dahil bata pa ako noon. I was 42 years old when it happened. Yung pala, na-discovery nila sa pamamagitan ng pag-examine sa akin, may butas pala ang puso ko. At yung butas na yan ay sanhi nung stroke. Ang tawag sa butas na yan ay patent foramen ovale. So, pagpasok ng dugo, may kasamang cholesterol, dumiretso sa utak. Hindi dapat pumunta sa utak. Ayun ang sanhi ng stroke ko. Ganun. Pero nagaling na yung puso mo ngayon, yung butas? Mga 3 or 4 months after my stroke, inoperahan ako at nilagyan ako ng occluder, isang bakal na device sa gitna ng puso ko para maselyuhan yung butas. So yung sanhi ng stroke, wala na ron, naging normal na ako. At naging fit na ako at nakabalik ang aking kalakasan. Thank you, Lord. Disiplinado ka rin kasi, kaya ganun din yun. Hindi lang nasa taas. Pati sa pagkain, Kuya Kim, but do you still drink like red wine? Occasionally. Ang misis ko kasi napakahilig sa red wine. Mm-hmm. So pagkasama ko misis ko, I drink. But I watch my diet. I make sure na tama ang kinakain ko. I eat a lot. Napakalakas kong kumain. I eat 3 to 4 cups of rice a day. Pero what kind of rice? Black rice or brown rice? At tinatiming ko ngayon sa umaga at sa tanghali kung kailan ginagamit ko. Volume ang kinakain ko, pero piling-pili ang kinakain ko. And I don't eat sweets, and I don't eat, hindi na ako nagdi-dessert. Dieta kasi ang kailangan talaga. At exercise. Lifestyle talaga. Kailangan talagang mag-exercise ka. Lifestyle. Ay, nako, salamat. Buti na lang. Masipag tayo mag-exercise. Aba! Okay. Kay Eric naman, may hypertension ka. Uy, nako, na-stroke na. Saan mo naman nakuha ito? Nene, alam mo, sa akin, wala naman akong naramdaman. Wala akong naramdaman pero pumasok sa isip ko, bakit hihintayin ko pang may maramdaman ako para magpa-check up? Di ba?
Pero may nagsabi ba sa'yo na candidate ka na ng sugar? Ito, actually, ang sugar ko, nasa boundary na.